naidiin pa niya yung mga pangunahing idea na pag-uusapan. Kaya litaw na pinasigla niya yung householder na very interesting yung kanilang pag-uusap na yun. Maraming salamat. At ay dadako ngayon sa Bible study na itigagapanan sa atin ni Sister Lagparang, kasama niya si Sister Yuson. Handa na kami? Kumusta ka na, Lori? Okay naman. Handa ka na sa ating pag-aaral ngayon? Oo. Sige, simulan na natin. At salamat naman, Lorin, sa maliwanag sa pagbasa mo sa parako. Ang tanong ngayon, dito sa parako na nabasa, bakit ginawa ni Jehovah ang lupa? Ginawa ng Diyos na Jehovah ang lupa dahil para tirhan ng tao. Kaya ibig sabihin, ito ay ginawa ng Diyos para tirhan natin. Exactly. At sino naman yung kauna-unahang tao na nilalang ng Diyos para tumira dito sa lupa? Si Adan at saka si Eva. Tama. At nabanggit yan mismo sa parapo na hindi sila yung nilalang para punuin ang langit, kundi dito lamang sa lupa dahil may mga anghel nilalang ng Diyos para manirahan sa langit. Kaya naman, kung masabi natin na tao ang manirahan dito sa lupa, Lori, natatandaan mo ba kung anong kalagayan nung itong lupa nung panahon nila Adan at Eva? Isang napakagandang paraiso ng Garden ng Eden. Tama. Yan mismo ay binanggit sa Genesis 2:15. Maari mo bang basahin itong teksto nito? Sabi dito, at kinuha ng Diyos na Jehovah ang tao at inilagay siya sa Garden ng Eden upang iyon ay sakahin at ingatan. Yeah, salamat sa pagbasa. Kung pansinin pa natin dito sa 16:17, no? Pinagkakaloob ni Jehovah sa kanila yung mga lahat ng mga klaseng bunga ng kahoy na ay pwede nilang kainin. Maliban lang dun sa isang bungang kahoy na yun ang pinagbabawal ng Diyos sa kanila. Pero hindi sila nakinig kay Jehovah. Kaya nawala nila yung magandang buhay sa paradiso. Pero hindi ba dyan nagtatapos para hindi naman natin matamasa yung ang buhay sa paraiso? Ay oo naman, Lori. Kasi si Jehovah, layunin niya talaga na ang lupa ay tirahan natin o tirahan ng tao. At ibalik niya yung paraiso na nawala nila Adan at Eva. Eh kung ganun pala, hindi pala tama yung tinuro ng iba na magugunaw ang mundo. Hayaan natin, Lori, na ang Biblia mismo sasagutin sa katanungan. Dito sa may Awit 37:28. Pwede mong ituloy na basahin? 29. Ang matuwid ang magmamayari ng lupa at tatahat sila roon magpakailanman. O, ganon. Ngayon, anong masasabi mo sa nabasang teksto na yan, Lori? Sabi dito na ang mga matutuwid ang tatahan dito sa lupa. Tama. So, di ba maliwanag na manatili talaga ang lupa at hindi magunaw? Dahil layunin talaga ng Diyos na tirahan natin ang lupa. Kaya lahat naman tayo ay gusto natin na matamasa din yung nawala nila Adan at Eva na magandang buhay sa paraiso. Pero may kailangan naman natin gawin, Lori, parang may pagkaloob naman ni Jehovah sa atin yung perfectong buhay dito sa lupa. Yung una, kailangan na patuloy natin mag-aaral ng salita niyang Diyos mula sa Biblia, katulad na itong ginagawa natin ngayon. Tapos, ang ating pag-aaral para matutuhan natin kung paano natin ay sasabuhay yung mga simulain sa Biblia. At ganun din na kailangan din natin sikapin na pasayahin ang puso ni Jehovah para maabot natin yung buhay na walang hanggan. May gusto ka pa bang itanong? Wala na, maliwanag sa akin. Okay. Sige, sa susunod na ating pag-aaral ulit, at salamat sa panahon at paglalaan mo sa time mo. Gusto ko na rin, Lori, na iwan sa iyo itong magazine na ito. May sasalba ba ang mundo? Sa susunod na pag-aaral natin, pwede natin pag-usapan ang question na ito.
Sige. So, salamat sa time mo, ha? Salamat din. Maraming salamat, Sister Lagpakan, na sa inyong kasama, Sister Yuson. Nakita natin yung pagiging buhay na buhay, ano? Yung sigla naroon kay Sister Lagpakan, ano? Kung ganyan-ganyan ang paraan natin pag-i-study, baka excited yung ating Bible study na bumalik tayo muli, ano? Nakita natin kung paano yung paraan ng kanyang pakipag-usap. May interaction, ano? Hindi lang siya subo na subo. Kasi kung isang, kaya naman natin sagutin yung mga tanong, eh. Pero hindi lang niya sinasagot, kung hindi, tinatanong, inaalam niya kung yung isinubo niyang pagkain, eh, nalalasahan ba ng kanyang kausap. Kaya sa pamamagitan ng pagtatanong, nakikita natin na natitikman ni Sister Yuson yung mga bagay na pinag-usapan. Kaya sumasagot din siya, no? Yung mga leading question naroon. Kaya nawa maging ganun tayo. Merong interaction, hindi yung tanong tayo, siya sagot, ano? O tanong tayo, tayo pa rin sagot. Hayaan natin sumagot yung householder. Na kung saan, para lumitaw talaga yung punto. Ano ba yung nasa laman ng puso niya? Naintindihan niya ba yung pinag-aaralan natin? Ano? At kung merong hindi, eh, medyo malumanay tayo na inililid natin siya sa tamang konklusyon na ano pa't hindi naman natin siya minamali. Ano? Kaya nawa, maging mahusay tayong tagapagturo, ano? Para tiyak na mabautismohan yung ating Bible study, hindi magtago. No? Ayan. Maraming salamat sa inyo at doon nagtatapos yung ating unang bahagi at tayo dadaa, ikalawang bahagi, no? Dadako na tayo sa Living as Christian, pero bago yon, tayong lahat ay inaayahan tumayo at umawit ng Song 96.